Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpagkailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa niyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpagkailanman. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ay gunitain po natin ngayon si San Pedro Bautista, isang Pransiskano. Mayroon po siyang imahin dyan sa gilid ng ating simbahan dahil ang Quiapo po ay dating hinahawakan ng mga Pransiskano. Dito po siya naasain noon. At ang isa pang martir na si San Pablo Miki, at marami po silang pinatay, mga Hiswita at mga Pransiskano at may ibang laiko na kasamahan nila doon sa Japan. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming sa Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos hanggang apat na araw ang mga nilikha ng kinakailangan ng sanlibutan upang mamuhay, at nakita ng Diyos ng lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, pinaghilom at pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng mga may sakit upang ibalik sila sa katayuan na magiging maayos at may kalusugan ang kanilang buhay. Tayo ay nilikha rin ng Diyos bilang kanyang kawangis at larawan na mabuti, at tayo ay binigyan ng responsibilidad upang ating pangalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ngunit kung minsan napabayaan po natin, mga tao, ang ating kapaligiran at ang kalikasan na nasira dahil sa ating mga negosyo at pagnanais ng kayamanan at kapangyarihan. Kaya dahil sa ating karapukan, tayo nagkasala. At sa iba pa mga kasalanan nating nagawa, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagbulan ng matapat na panindigan ng mga banal. Ang mga mater na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang cross ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usi. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan namin hanggang kamatayan ang panampalatayang aming pinanghahawakan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis at anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasihan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, o magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-apat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, poong Diyos, itong aking kaluluwa.
O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababat-bat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Sa ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw poon kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay kanyang kinamot. Alleluia, 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 sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Hinesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kahit nagmamadaling nilibot ng mga ito, ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus saan man nila nabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sanayon, lunsod o kabukiran, ay nadalas sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat na nakahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po para sa lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng panglimang linggo ng kanyang panahon. Ngayon po una sa lahat ay pasalamatan po natin si Brother Vince na lagi nagtutugtog sa atin dahil siya ngayon na po ang muling araw niya ay papasok na po siya sa Brothers of St. Anne para siya ay maging reliyoso at magpari na maglingkod din sa simbahan. Ngayong araw, ay simulan din natin
ang pagtingin ng kabutihan sa ginawa ng Diyos. Ang ating Santo Papa, Papa Francisco, ay sumulat ng Laudato Si. Laudato Si, isang Italian na nagsabi na purihin ka, ay tungkol sa pangalaga sa nilikha ng Diyos. Una sa lahat, pangalaga sa mundo natin na ito yung ating tahanan. Tahanan ng hindi lang ng mga tao sa mga nilikha ng Diyos na kinakailangan gabayan at pangalagaan ng tao. Sa ating mga pagbasa, ang ating unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, Verso 1 hanggang 19, ay atin pong napakinggan ang paglikha ng Diyos sa apat na araw na paglikha sa mundo. Itong kwento tungkol sa Genesis na ito'y nilikha ng tinatawag na tradisyon ng mga saserdote, dahil apat po na tradisyon ang nagkumpuni sa ating Biblia o aklat o kasulatan. At itong aklat ng Genesis ay sa priestly codex, gawa ng mga saserdote, at tinitingnan ang lahat ng paglikha sa pitong araw. Dahil sa pangpito na araw, gaya ng pagtuturo ng mga saserdote at mga rabi, ay magpahinga ang Diyos. Kaya ito, unang pagbasa natin, Genesis Kapitulo 1, Verso 1 hanggang 19, ay hanggang apat na araw na ilagay ng Panginoon ang lahat. Ang dapat po nating tingnan dito ay ang tinatawag na kawalan ng hugis. Tuho, buo, walang hugis. At itong walang hugis ay nagkaroon ng hugis dahil sa salita ng Diyos at sa kanyang ruwah, ang hangin na makapangyarihan. At dahil dito, sinasabi rin sa ating Salmos 103, versikulo 31, na natutuwa ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya kapag katingnan po ninyo bakit dumating ang gabi at dumating ang umaga, bakit nagsimula ng gabi? Sapagkat para sa mga Hudyo ang araw ay nagsimula ng alas 6 ng gabi at ito ang sunod-sunod na. Hindi kagaya sa atin, nagsimula tayo sa madaling araw. At sa atin pong mga pagbasa, ay atin pong mapagnilay-nilayan, nilikha pala ng Diyos ang lahat na mabuti. Eh saan po mailagay natin ang mga negatibo na pangyayari? Gaya ng sakit, gaya ng mga kapansanan. Nilikha ng Diyos ng mabuti ang lahat, pero kapag katingnan po natin sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, ang tao ay nagpasya na mali. Dahil sa kanyang wrong choice, sa kanyang pagpasya na mali, pumasok ang kahinaan, pumasok ang karupukan, pumasok ang imperfection, pumasok ang kamatayan, at kasama na roon ang sakit. Kaya lalo na sa ating panahon ngayon na ang tao ay laging nagpasya para sa sarili niya, lalo siyang tumitingin sa kanyang mga material na mga hangarin sa buhay, ay hindi na napasintro sa kanyang buhay ang Diyos, kaya nakikita po natin na dumating ang iba't ibang mga suliranin at problema. Halimbawa lang, dumating sa atin ang kalamidad o pandemya ng COVID-19 dahil sa mali na ginawa ng tao, na ang SARS na virus ay kanilang pinagbutingting doon sa biolohiya
na departamento doon sa Wuhan at kumalat ang pandemya at tinatawag na COVID-19 dahil ito'y gawa rin ng tao. Maraming ginawa ang tao na mali. Gaya ng paggera sa Ukraine na kung saan nagbubumba at pumapatay ng mga tao. Lahat ng ito ay mali. O kaya, tingnan lang natin ang pagmimina, ang pagsira ng lahat ng mga kalikasan natin. Tayo ay katiwala ng Diyos, steward. At bilang katiwala ng Diyos, dapat pangalagaan natin ang kalikasan, hindi natin napalagaan. At kung meron mang mahalal na mga pinuno sa mga bayan, kung minsan tinitingnan lang nila ang kanilang sarili at hindi tumitingin sa kabutihan ng lahat. O kaya magtayo sila ng isang investment na kunyari pondo, parang mayroon pa silang malaki na papagkunan ng mga pera para sa kanilang bulsa. Ito po ay mali. Kung nilikha ang Diyos ng ating kapaligiran, ang kalikasan, ang ating mundo, lahat ng buong universo na mabuti, dapat doon tayo bilang nilikha na kawangis at larawan ng Diyos, gagawa ng mabuti sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ayon pa sa Laudato Si, na isang encyclical para sa kalikasan ni Pope Francis, pangalagaan natin ang ating mundo sapagkat ito lang ang ating tahanan para sa lahat. Naway sa ating pangalaga sa ating tahanan na mundo at hindi tayo magkakalat ng mga basura, hindi tayo magpupulyot sa hangin, sa tubig at sa alupa. Bagkus mga lagat ay mabuti, tayo ay nagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos. At kung tayo ay lumikha at gumawa ng mabuti, ang diwa ng Diyos ay siyang kumikilos sa atin at tayo ay tunay na katiwala ng Diyos. Naway, sa loob ng ating mga puso, tingnan po natin na tayo ay katiwala ng Diyos at dapat pangalagaan ang lahat ng kanyang mga bigay sa buhay natin, mga biyaya, ito may kalikasan, ito may pamilya, o ito may kung anong nasa buhay natin, sapagkat kung tayo'y nangangalaga sa lahat ng bigay ng Diyos, ang Diyos ay siyang magpapala sa atin na mga biyayang lalong at higit na kinakailangan natin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang ilangang dumudulog sa kanya. Atin pong itutugon, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit, tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Ama,
Pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa. Niling namin ito sa magitan ni Kristong na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming hinihain. Ngayong gunitan namin ang banal na mater at ipagkalubong aming sambahin ang ngalan mo ng may katapatan, katatagan, sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kalagalakan. Na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapalag naming may pahindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain na siling buhay. Tulad na ganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga helsi si awit ng papuri sa ngumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa ng Espiritu ng banal ang makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mala Birhin Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Pedro Bautista, ni San Pablo Miki at mga kasama, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pwede natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kaming naming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin ito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng cross sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pagkikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan, sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na ng Quiapo kay manaugnay sa mitan ng iba't ibang social media platform o na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno.
Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapatid nating mga may hirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo po ang Diyos. Salamat na mga lahat na mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat din kay Brother Vince na pagpatuloy niya ang kanyang misyon sa simbahan, magpapasok siya bilang reliyoso at maglingkod. Plakpakan po natin ang lahat, kasama na po ang ating nagkapaglingkod ng sa lahat ngayon. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, naigbunsan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan, susumamo sa iyo. Makamtanaw nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw at ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.